Glory to God. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat po sa oras na ito na iyong binigay sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah. Truly, O Lord God, mahal ka namin, Panginoon. Sasamba sa iyo, maglilingkod sa iyo ng totoo at buong puso't isipan, Panginoon. Salamat po, O God. Anoint mo ang bawat isa sa amin. Maging ako na iyong gagamitin, Panginoon. Ang bawat salita mo'y maging maliwanag, magkaroon ng buhay at kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat isang nandito. Thank you, Lord God. Lalago ang bawat isa't mamumunga in Jesus' name. Amen and amen and amen. Makakaupo po ang bawat isa. Yan, praise the Lord. Hallelujah. Pinag-uusapan po natin about quality service unto God. Yan, praise God. Kaya nga po, ang ating ipinapangaral ay kaharian, about kaharian ng Diyos. Praise God. Na kung saan ang kaharian ng Diyos, hallelujah, ay hinugot tayo mula sa kaharian ng kadiliman, dinala sa kaharian ng kaliwanagan. Praise God. At sa kaharian ng Diyos, napakalaga na tayo po, hallelujah, ay tumibay, makilala talaga siya ng lubusan. Nababago ang ating buhay. Pag oras na nasa kaharian ka ng Diyos, unang mababago sa iyo ay yung mga bagay na dating kinasanayan mo. Yan. Kaya nga yung lifestyle. Kung nasanay ka na dati hindi magsabi ng totoo, ngayon, kasasanayan mo, magsasabi ng may katotohanan. Sa kaharian ng Diyos kasi, kaliwanagan yan, hindi yan kadiliman. Dapat katotohanan ang ating sinasabi. Amen? Yung mga hindi kalugod-lugod na nakasanayan natin, dati, nung nasa kaharian ka ng kadiliman, dapat yun ay nababago. At yan, ang dapat nating kasanayan. Yun nga, yung apat, yung four basic lifestyle. Pero pag na-establish yan, meron talagang pagbabago sa buhay natin. Yan, praise God. Pagkatapos, yung mga katangian ng isang breakthrough believers, yan, dapat establish din yun. Bakit? Pag na-establish yun, lalong magiging matibay ang ating relasyon sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Ito po ay pamilya tayo, praise the Lord, na kung saan dapat tumitibay ang relasyon sa isa't isa habang tumitibay ang relasyon sa Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, hindi mo po pwedeng ibigin ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang iyong kasama sa church o yung kapatid na nakikita mo ay hindi mo maibig. As a Bible yan mismo. Praise the Lord. Amen po ba? Yan, praise God. Kaya ang kaharian ng Diyos, hallelujah, pag pumasok ka, pag pinasok natin ang kaharian ng Diyos, hindi po pwede na hindi tayo nagbabago. Praise the Lord. Amen. Pumunta ka nga sa abroad eh. Yung dating nakakagawian mo dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gawin dun eh. Puwersado ka eh. Di ba? Sabi ko nga, punta ka ng Singapore, dumura ka, sige. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa'yo. Multa rito, multa doon. Praise God. Yung mga bagay na dati mo talagang, anong tawag nito, ginagawa, pag nasa iba ka, no choice ka eh. Bakit? Ibang kaharian yun eh. Sa kaharian ng Diyos, dapat nababago po tayo. Praise God. Amen. Pag ginawa mo siyang Panginoon, gawin mo rin siyang hari. Kaya make Him your Lord, the owner of your life. Make Him King. Kaya nga you need to serve Him. Pag hari mo siya, pag lilingkuran ka, alangan naman yung hari ang maglilingkod sa'yo. Eh di masyado kang sikat nun, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At nandito tayo, pinag-usapan natin about quality service unto God. Konting review dito sa quality service unto God na ginawa natin ay, praise God, hallelujah. Mag-comment nga po sa online kung oras na mahina po ang sound. Kung mahina, mag-comment po kayo. Kung malakas naman, mag-comment din po kayo. Kung yung mga nasa online, okay ba ang sound dyan? Kasi parang natitinisan ako sa boses eh. Matinis. Praise God. Okay. May nag-comment ba sa online? Ano ba? Ha? Baka hindi yan naririnig. Meron, o baka hindi rin nakikinig sa ano? Sa online. Ha? Baka hindi rin nakikinig sa online. Nagbukas lang. Ha? Yan. Check praise. Yan. Glory to God. Kaya nga, ito ay praise God. Praise God. Okay. Isa lang nag-comment? Tatlo lang nag-comment? Yan. Praise the Lord.
Praise God. Okay. Yan. Hallelujah. Yan. Yung last week na ating pinag-usapan, lumakas ang volume pero masakit sa tinga sa yung dinig ko dun sa volume. Yung kaninang reklamo ko. Yan. Praise God. Last week na pinag-usapan natin para mabigyan natin si Lord ng quality service ay dapat humahayo, namumunga, nananatili. Praise God. Ulitin ko, kasi kung hindi kwalidad ang ibibigay natin na paglilingkod sa Diyos, yan po ay panandalian lang. Praise God. Ulitin ko, yan po ay panandalian lang. Kung hindi quality service ang ibibigay natin sa Diyos, sandali lang po yan. Hindi yan tatagal. Panandalian lang yan. Praise God. Hallelujah. Ang pananampalataya na hindi quality, ang quality ng pananampalataya, sabi ko nga eh, hallelujah, mag-disciple ka ng tatlo, pero yung disciple mo, madala mo, katulad ng pananampalataya ni Shadrach, Meshach, Abednego, na kahit buhay ang kapalit, titindagan pa rin ang kanyang pananampalataya. Kung hindi, ganun ang iyong pananampalataya, masisira din yan. Tatandaan nyo, sabi ng Bible, ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya it's so important na ang ating pananampalataya ay hindi lang panandalian, hindi lang ito apakunyari. Praise God. Dahil kung hindi, darating ang oras ay titigil ka rin. Darating ang oras, bibitaw ka rin. Aanhin mo yung umaaten ka, pero hindi ka pala pasok sa kaharian ng Panginoon. Praise God. Kaya ito ay mga paalala sa bawat isa na kung saan, hallelujah, ang pag-attend mo ay dapat, kasi ang magpapatunay niyan, pagdating ng rapture, yan, makikita yan, in a twinkling of an eye, makikita lahat ng naging totoo at kwalidad na pananampalataya, in a twinkling of an eye, mawawala. Bakit? Iangat ng Panginoon. Hindi na makakaranas ng kamatayan. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko nga doon sa Nueva Ecija, sa Muñoz, nung last mentoring, nung third Saturday ng October, last Saturday, hindi kahapon, kundi nung isa pang Saturday, sabi ko, pagdating ng rapture, sabi, iaangat tayo ang lahat ng totoo. Katulad, halimbawa, kako, habang nagtuturo ako ngayon at nag-rapture, na wala kami, yung maiiwan, kako, inyo na yung aking sasakyan. Inyo na yung aking sasakyan. Bakit? Sa inyo na yan. Hindi ko kayo irereklamo at hindi ko kayo idedemanda. Pero aanin mo yung mga bagay na yon. Paano mapapakinabangan yun? Kaya make sure ang iyong pananampalataya ay totoo. Ang iyong pananampalataya ay matibay. Praise the Lord. Ang hindi matibay, pag hindi kwalidad, tingnan nyo ang gamit na hindi matibay. Pag ang gamit na hindi matibay, oo, mura, pero sandali lang. Tama ba? Tama ba yun? Praise God. Nakabili ka na ba? Nang kabibili mo lang, biglang sumaya yung binili mong sapatos? Bakit? Biglang ngumiti? Di ba? Nakabili ka ba ng mga gamit na kung saan? Hindi ko sinasabing lahat ng mura ay hindi matibay. Kasi kahit hindi porky branded, matibay yan. Praise God. Hallelujah. Ang gawang Pinoy ay matibay. Pagdating sa mga sapatos, marikina. Marikina ba yan? For export yun. For export. Meron tayong gawa ng sapatos dati na ang pangalan ang tibay. Ine-export yan. May kwento nga nun. Totoong kwento daw ito. Sabi, na kung saan, na-export sa Amerika, pagdating ko sa Amerika, kala mo imported talaga. Nung bumuka, pagdating dyan, ang nakalagay, nung nasira, matagal na, nasira, binukan yan, ang tibay ang nakalagay. Ang tibay. Alam ko yung ang tibay dahil Caloocan yun eh. Bakit ko alam ang tibay? Kasi doon nagtrabaho yung ninong ni Charmaine. Nung nagtrabaho yung ninong ni Charmaine doon, nawala ang tibay, nagsara. Nagsara. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng ninong ni Charmaine. Pero alam nyo naman yun, iisa lang ang ninong niya eh. Diba? Isa lang ang ninong niya na nakikita nyo at kilala nyo. Kaya alam nyo na yun kung sino yung ninong niya yun. Pero hindi ko nababanggitin ang pangalan. Yan. Pero sasabihin ko lang sa inyo, lagi kong kasama. Yan. Praise the Lord. Kaya kailangan kwalidad ang ating ibinibigay sa Panginoon para sa ganun. Titibay talaga. Amen po ba yun? Hello. Amen? Hallelujah. Quality ba ang pananampalatayo mga sa Diyos?
Ibig sabihin, ang ibig sabihin, matibay ba? O mga konting pagsubok, bibigay ka. Yan. Praise the Lord. Or wala pang pagsubok, bumigay ka. Dalawa kasi. Kaya sabi ni Solomon, huwag mo akong masyadong paghirapin, baka makalimutan kita. Huwag mo rin ako masyadong pagyamanin, baka makalimutan din kita. Praise the Lord. Pero kung ating titignan, si Lord, napag-aralan na natin, Book of Joshua. Naalala nyo ba yun? Napag-aralan natin yon? Hindi yata. Ah? Yan. Naalala mo yun, Archie? Napag-aralan natin ang Book of Joshua? Ah? Are you sure? Oh, praise God. Hallelujah. Anong point yon ng season of answered prayer, yung pinag-aralan natin, si Joshua, yung Book of Joshua. Kasi ikailang point to? Ikalimang point. Yan, ikalimang point. Anong point yun? Point number ano? Naalala mo nga. hindi lang natandaan. Ayan, praise the Lord. Point number, ano yun? About? Tulog na. Yun, medication. Hindi, meditation. Meditation. Yung meditation is so important. Ayan, babalikan ko ng konti. Diba? Prayer is talking to God. Meditation is listening unto God. Pero pinakamahalaga, pag pinahalagahan mo yung narinig mo, alam mo ba yung naririnig mong salita ng Diyos, ay mene-meditate mo yan. Paano mo nalalaman at talagang na-meditate? Tingnan mo. Pag meditate mo ang Word of God, kahit hindi ka na nagbabasa, o kaya kahit wala ka sa church, nasa isip mo pa rin siya. Nasubukan mo ba yung boyfriend mo? Yung sa mga may boyfriend? Nagkahiwalay na kayo ng lugar, iniwan ka niya, natid ka na, nasa bahay ka na. Yung kanyang sinabi sa'yo, meditate mo, hindi mo nakakalimutan. Yun yung meditation. Oh. Nangyari ba yun sa'yo, Rayan? Ah? Oh. May sinabi si Harold. Rayan, sabi niya. Ah, nakikinig ba si Harold? Oh. Ah? Oh. Na kung saan ay magkahiwalay kayo ni Harold. Harold, naging kapangpangan eh. Pero may sinabi sa'yo, Rayan, kailanman, basta't ako, tayo'y nagkatuluyan, hindi kita paluluhain, pagmumutain lang kita. Di ba? May mga bagay na sinasabi na gustuhan mo. Kahit wala si Harold, wala sa tabi mo, naaalala mo yung sinabi niya? Nangyari ba sa'yo yan, Rayan? Ah? Pinagpapawisan ka. Ah? Nangyari sa'yo yun, Rayan? At talaga? O, tingnan mo, Harold, yan. Praise the Lord. Glory to God. Kasi yun, ang ibig sabihin, yun yung meditation. Bakit? Hindi na kayo magkasama, magkalayo man, pero dala mo yung word na may meditate mo. Kaya nga pag may nagsabi sa'yo, I love you, dala mo yan eh. Minsan nga, dahil doon sa salitang yun, para kang nakulam, hindi ka makatulog. Pero ang salita ng Diyos ay nagiging buhay pag may meditate mo yan. Yan. Kaya kahit sa trabaho, dala mo yan eh. Oh, kaya nga, oh, pagdating sa school, ano yun? Meditation. Anong kasama dun ng meditation? Memorization. Hindi mo makakalimutan yun. Kaya yung mga pinag-aaralan, pinag-memorize mo para masa ulo mo ng husto, gawan mo ng tono. Praise God. Hindi po, mas mahirapan ako kung may tono. O di wag na lang. I mean, kaya nga, dala-dala mo yan. Hallelujah, kahit wala ka sa church, dahil narinig mo yung salita ng Diyos, ay ano, pinahalagahan mo, hindi mo makakalimutan yan. Praise God. Kaya nga ako'y nagtataka sa iba na kaya na hindi mag-church kahit isang linggo lang. Oh, praise God. Tapos, yung iba, absent na nga face to face, pati sa online, wala pa. Yung iba naman, nasa online pero hindi nakikinig. Gawin yung kwalidad, ang pananampalataya na ibinibigay sa Panginoon. Kwalidad po ang binigay ng Diyos sa atin. Buhay niya, karapat-dapat din lang naman. Napahalagahan din siya. Amen po ba? Amen. Praise God. Kasi, ba't ka nag-church? Kasi meron po akong prayer request. Eh, paano kung nasagot na yung prayer request mo? Hindi ka na mag-church? Mag-church po. Eh, paano? Ba't ka nag-church? Kasi may prayer request ako. Paano kung hindi sinagot yung prayer request mo? Bibigyan ko ng taning si Lord. Sambuan na lang, Lord, kung hindi mo pa sinagot.
ewan ko na lang sa'yo, Lord, hindi na ako mag-a-attend, bahala ka. Oh, hindi quality yung faith mo. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Kaya pa? Amen. Ha? Sigurado kayo? Oh, praise God. Kasi kung kwalidad ang pananampalataya mo, hanggang wakas yan, mananatili yan. Kaya nga, sa mga single, naku po, make it sure na believer ang inyong mga ano, ang inyong mga kapartner. Kasi kung hindi, later on, pagsisisihan nyo bandang huli yan. Praise God. Meron na akong pinagsabihan dito noon pa na kung saan sabi ko, mahirap yan. Pag yan naging kapartner mo, malaking sakit sa ulo mo. Malaking sakit sa ulo mo. Praise God. Eh, hindi nakinig. Ayan. Malaking sakit sa ulo. Alam mo ba? Praise God. Ano mang bagay na pinakikinggan mo ngayon at binabaliwala, binapahalagahan, bandang huli, yan ang sisira ng buhay mo. Sabi ko, yung ayaw mong harapin ngayon, pagdating na ikaw mahina na, doon mo haharapin yan. Paano yun? Hindi mo na kayang bigyan ng solusyon. Yan ang masakit. Although na, sige, hindi bali, matagal pa naman yun. Hallelujah. Pinapahirapan mo ang iyong sarili. Kaya nga, hallelujah, ulitin ko, pag oras na, ikaw ay dalaga, ang naliligaw sa'yo, unbeliever. Praise God. Bakit? Kasi pag oras na na yan, naku, magiging kontrabida yan sa'yo later. Hallelujah. Kailangan ay kapwa mo man, yung bang, o kaya trabaho. Yung trabaho. O kaya business. O kaya ano pa mang mga bagay. Kasi kung titingnan nyo, praise God, nagbigay si Lord sa Joshua, ulitin ko, pinag-aralan natin sa Book of Joshua, ano yun, na kung saan ay naalala naman ni RC, nakalimutan lang. Praise God. Ano yun? Yung meditation, ano yun? Ah, pag nag-meditate, ano yun? You will become successful and prosperous. Successful and prosperous. The moment you meditate. Pero bandang taas nun, ano nakalagay? Be strong and courageous. Be strong and courageous. Oh, praise God. Dalawa yun, ah. Strong na, courageous pa. Oh, ano ba ang ibig sabihin ng courageous? What's the meaning of courageous? Is it, when you say courageous, it means absent of fear? Oh, pag courageous ba, absent of fear? No, it's not. Ang courageous ay ano, hindi yung wala ng takot. Pwedeng may takot ka. Lahat ba, sino dito ang hindi nakakaramdam ng takot? Nasubukan mo bang matakot? Divine? Ano yung ikinatakot mong nasubukan? Ba? Ah? Ano yung kinatakot mo na nasubukan mo, RC? RC, tuloy. RC, ah? Tinatawag kang? Pinatawag ka ng din. Bakit? Ayun. Oh, dinawala ka agad yung takot mo. Ano yung takot mo na matagal mong dinala? Ano yun? Ano yung takot mo na matagal mong dinala? Ah? Ano? Ba't ka namumula? Tinatanong lang kita, ano yung takot mo na matagal mong dinala? Ang sabi ko, tanong ko lang. Ano yun? Ano yung takot mo na matagal mong dinala? Gusto mo ako sumagot para sa'yo? Praise God. Yung bang matagal mong inilihim, kinatatakot mo, baka mabuking? Yung bang ano, di ba? Kasi, lahat tayo nakaranas ng takot eh. Praise God. Amen? Oh, pero ang courageous, andon yung takot, pero in spite of takot, ginawa mo pa rin. Yan ang courageous. Oh, yan ang courageous. Takot ka, pero ginawa mo pa rin. Natatakot akong mag-share, baka mapahiya ako eh. Natatakot akong ganito, baka ganito ang mangyari. Natatakot ako, pero in spite na may takot ka, ginawa mo pa rin. Natatakot ako na kung saan, baka sa ganun, eh, baka hindi ko kaya. Oh. Pero, in spite of that fear, ginawa mo pa rin. That's courageous. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, ang pananampalataya inilalaban. Yes, being a believer and a disciple of Jesus Christ, may mga persecution sa buhay.
May mga takot, may pangamba. Pero in spite of that, ginawa mo pa rin. Doon mo makikita na talagang ang Diyos titindigan ka later on. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hey, requirements yan eh. Sa meditation so that you will become successful and prosperous. Be strong and courageous. Praise God. Hello. Amen? Amen. Glory to God. Eh, yung strong naman. Ba't niya sinabing strong? Kailan mo kailangan ang kalakasan? Pag ikaw ay medyo lugmok sa buhay, maraming mga problema nang hihina ka, kailangan mo ng kalakasan. Tama? Pero, kailan? Pag ikaw ba ay naging matagumpay na, kailangan mo pa rin ba ng kalakasan? Bakit, Donna? Baka hindi mo? Para hindi mo ma-give up yung relationship mo kay? Bakit? Nasubukan mo bang i-give up yung relationship mo kay Lord? Ha? Ah, nasubukan mo? Oh, may plano ka pang subukan uli? Ha? Ah, wala na? Hindi, nung tinanong kita, ganun din ang sagot mo eh. Yeah. Oh, so, kasi sa totoo lang, alam nyo, walang nahuhulog sa baba. May nabalitaan ka, Archie, nahulog sa baba? Ha? Ah? Ha? Ah? Gusto mo ihulog kita sa baba? Ah, habang nasa baba ka pa, hindi ka nahuhulog eh. Pero ang nahuhulog, nasa taas. Kung kailangan ng strength ng tao habang siya'y nasa baba pa, lalong kailangan ng strength ng tao kung kailan umaangat na siya. Totoo, mahirap humatak pataas. Pero pag nasa taas ka na, mahirap ka na rin hatakin. Sabi niyo bakit? Ang sagot ng cellphone cannot be reached. Nakakatakot sa taas. Lalo na yung nagsisimula na yung success mo. Pagkatapos tingnan mo, ang ugali mo nababago, nag-iiba, nakakatakot sa lahat yan. Nakakatakot. Bakit? Ang sagot na cannot be reached na. Nako po, yan ay kayabangan. Yan yung pride na kung saan, ako, tatlong bagay lang. Ano yun? 3 G's na dapat, dalagang dito, umiikot lang ang demonyo. Gold. Gold is money. Ano pa? Ah, glory. Yan. Glory is pride. Ano pa? Yung ikatlo, guy or girl. Yan ang ginagamit lagi ng demonyo. Gold, glory, girl or guy. Last of the flesh yun eh. Pride, last of the flesh. Ano pa? Yung money. Tatlo yan. Ang lagi sandata ng demonyo ay ano? Pera. Ano pa? Glory. That's pride. At saka ano? Last of the flesh. Either girl or guy. Mag-iingat po ang bawat isa. Kaya, praise God. Isang bagay na kung talagang ipapangamba mo ay yung meron kang na-achieve, baka mamaya cannot be reached ka na. Kaya nga, ang quality service ay ano? Hallelujah! Kung ano ka dati, gaano ka ka-in love kay Lord dati, dapat ay kung anong ginagawa mo dati kay Lord, hallelujah! Anything and everything, yung oras, your time, your talent, your treasure, dapat hindi pababa, dapat hindi pabawas, dapat padagdag. Amen po ba yun? Or else, temporary lang yan. Nakakatakot yan. Praise God. Matinding review ko yun. Natagal-tagalan yun. Ano? Ayan. Matinding review. At pinag-usapan natin, last week, ay ano, about quality service, na ano yun? Humahayo, namumunga, nananatili. Kaya, i-check mo sarili mo. Humayo ka ba? Tung week na nakaraan, humayo ka ba? The best person na hahayuan at sisyeran mo ay yung lagi mong kasama. That's the best person na aabutin mo. Kaya nga, wala tayong maidadahilan sa Panginoon na sasabihin mo na saan ako hahayo. Kasi ang pinaka the best person na hayuan mo, na sharean mo, na madala mo, ay ano? Yung lagi mong kasama. Praise the Lord. Kaya nga, walang dahilan para hindi mamunga. Bakit? Ang dami mong hahayuan eh. Oh, eh, ano yung sinusunod? Oh, the next person to
or ano, kakilala mo kaibigan mo. Or kahit hindi mga kaibigan, hindi mo kakilala, ang dami mong makakausap eh. Oh, eh wala po akong kinakausap. Ganun ka kasuplado? Hindi ka talaga makakahayo. Hindi ka talaga makapag-share. Kung hindi, kung suplado ka, paano ka makakapag-share? Oh, praise God. Eh, bakit hindi ka makakapag-share? Hindi, wala talaga sa plano mo. Kaya dapat, yung ulitin ko, yung narinig mo, dapat naapektuhan ang puso mo, pati isip mo. In short, ay ano, i-a-apply mo. Maliwanag ba yun? Oh. Pag humayo ka, may bunga na ba? Praise God. Hindi man right away yan, pero kailangan later magkaroon ng bunga. Kasi humahayo, namumunga. Ngayon, yung mga matagal nang humahayo at meron na natili, alam nyo po, eh, habang tumatagal, dapat yung sinisyeran nyo, habang tumatagal, lumalago. Habang tumatagal, nakakakilala talaga sa Panginoon. Hindi po pwede na tumatagal yan, nananatili, kasi kung hindi, nananatili sa level niya, same level, walang mangyayari dun. Hindi mo naalagaan, ibig sabihin nun. Habang tumatagal, dapat nababago. Habang tumatagal, nagiging kamukha ni Kristo. Praise the Lord. Kaya, kamustahin mo sarili mo. Ikaw mismo nakakaalam, hindi ko na kailangang sagutin, hindi mo na kailangang ipaalam pa sa akin. Yung mga naririnig mo rito ba, na may meditate mo ba yan, meron bang impact? Meron bang dating sa buhay mo? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko na kailangang tanungin, sa'yo na lang mismo. Praise God. Hallelujah. Sabi nung isang pastor na kamiting ko nung last week, praise God. Hallelujah. Sabi niya, doon sa aming bayan, sabi niya, isang ministerial lang meron kami. Bakit? Hindi po pwedeng magkakaroon ng ikalawa. Bakit? Ano ba ang pangalan ng ministerial nyo? Impact One. Walang tsak na susunod pa doon. Kasi pag may nagtayo ng sunod doon, Impact Two na yun. Wala lang, linahalata lang ng iba. Praise God. Dapat ay ano, nananatili. Hello, amen? Kaya pupunta tayo. Hallelujah. Siyempre, ang verse natin yan, alam nyo na yan, John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last, then the Father will give you whatever you ask in my name. Powerful verse yan. Praise God. Powerful verse yan. Yan yung verse na kung saan, ay ano, may pangako. Alam nyo ba, sa bawat pangako, sabi ko lagi yan noon, in every promise of God, at the back of that promise, there is a command behind. Hindi mangyayari sa iyong promise na hindi mo ginagawa yung command. Ang command, yung the Father will give you whatever you ask in my name. Mangyayari yan sa iyo kung gagawin mo yung sa itaas. Pinili ka niya, tapos hindi mo siya pinili. Oh, pero pag pinili mo siya, dapat humahayo ka, namumunga ka, nananatili ang bunga mo. At pag ikaw nag-pray, whatever you ask, in His name, it will be given unto you. Amen? Praise God. Number two. The number two point natin. Oh, must be faithful. Ang quality kind of service unto God must be faithful and responsible to His assignment. Hindi lang humahayo, hindi lang namumunga, hindi lang nananatili ang bunga. Kailangan faithful siya at maging responsable siya. Saan? Sa assignment niya. Buhay po ba kayo? Ah? Dapat tapat siya at responsable. Saan? Doon sa kanyang assignment, sa kanyang trabaho. Praise the Lord. Hello, amen. Pag estudyante ka, dapat tapat ka, faithful ka. Na ano, talagang gusto mong mag-aral. Na hindi na kailangang tanungin ka, may assignment ka ba gawin mo. Hindi na, ikaw na ang kusa. Oh, meron ka bang exam bukas? Wala po. Mag-aral ka pa rin. Para hindi ka mahirapan pagdating ng exam. Kahit pa anong gawin mo, kailangan maging faithful ka talaga noon. Praise God. And be responsible. Pag naging irresponsable, anumang bagay na naging irresponsable ka, mawawala yan. Sa pagbibintangan mo ang demonyo, pero actually, hindi demonyo ang gumawa, kundi ikaw din mismo. Hello, amen? Praise God. Hallelujah. Kaya dapat ay ano, faithful, tapat, at responsable. Saan? Sa assignment mo. Ano ang assignment natin dito? Ulit-ulitin ko yun. Ang assignment natin dito is go win souls and make disciples. Ito yung Great Commission. That was our assignment. Pag believer ka, ang assignment mo talaga mag-win ng soul.
Yung hindi nag-iwin ng soul, ibig sabihin nun ay ano, hindi pa talaga pasok sa kaharian ng Diyos. Baka hindi mo naman talaga isinuko ang buhay mo sa Kanya. Ginawa mo na ba talaga ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Kailan ka ulit matatauhan? Uulitin ko. Praise God. Merong isang prophet nagsabi na kung saan sabi niya, hindi talaga inilagay sa Bible yung exact day, exact year ng pagdating ng Panginoon, ng rapture. Kasi pag inilagay yan, kukwentahin na ng tao bago magbago. Hindi talaga inilagay kung kailan, kaya walang nakakalam. Bakit? For the reason na dapat ang bawat isa ay lagi handa. Praise the Lord. Kaya nga, maging masunurin, maging responsable, maging matibay ang ating pananampalataya. Pinag-uusapan natin ang quality service unto God. Sample, yan. Esther chapter 6. Tingnan niyo po ito, Esther chapter 6. Verse 1, that night, the king could not sleep. So he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. Sino yung hindi makatulog? Ulit. Lakas. Mas malakas. Sigaw. Praise God. Hindi makatulog ang hari. At nung hindi makatulog ang hari, meron siyang pinagawa. Pinabuksan. Dito sinusulat yung mga nangyayari. Alam niyo, bawat mga pangyayari pala, bawat ginagawa natin, nakasulat yan. Wala pala tayong maililihim sa Panginoon. Hello, amen? Praise God. Timo, gumawa ka ng kalokohan, nahuli ka. Nakasulat yan. Saan? Kablater. Nakablater. Anong gusto mong sulat? Blater? Or ano? Nakablater yan. At pag nakablater yan, may ginawa ka uli. Nako! May kasunod na yan. At may ginawa ka uli. Sunod-sunod na yan. Nako! Madali ka na lang. Makukulong ka. Bakit? Ang dami ng mga blater mo. Pero pagkabutihan din, ibang usapan din ang pinag-uusapan. May reward ka rin naman. Amen? Kaya dito, sabi niya, ang hari daw, nung hindi makatulog, ang ginawa niya, pinabuksan yung Book of Chronicles. Hallelujah. The record of his reign. Pinadala sa kanya. At ano? Pinabasa. Verse 2. It was found, recorded there, that Mordecai had exposed Bigtana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. Pambihira. Glory to God. Sabi niya, meron pala, nung binasa, may nakarecord na isa na gumawa ng kabutihan. Bakit? In-expose yung planong masama. Hindi yan marites, kundi karapat-dapat lang. In-expose. At naligtas yung king. Bakit? Yung kanyang dalawang tao pinagplanuan siyang patayin. Ang nag-expose si Mordecai. Biruin mo yan. Asan yan? Chapter 6 ng King of Esther. Alam nyo ba na sa chapter 6, ang buhay ni Mordecai ay nakasalalay at siya ay ano, sesentensyahan na ng bitay papatayin. Ang nagbalak niyan, walang iba kundi si Haman na right hand ng hari. Pero, eksakto. Tingnan mo ang Diyos talaga kung kumilos. Oh. Chapter 6 yan, eksakto. Ano yun? Ang Diyos na ito, hindi pa natulog yung hari. At bakit pumasok sa isip ng hari na pabuksan yung Book of Chronicles? Kaya tingnan mo, mag-ipon ka, hallelujah, ng mga bagay na magagandang response na ginawa mo sa Panginoon. Alam mo, wala mang naka-recognize nun, wala mang naka-alam nun. Alam mo ba na hindi yan lingid sa Diyos? Praise the Lord. Yung mga bagay na ginagawa mong tama, tama pati puso mo, na it seems ngayon ay wala pang reward, kapatid, hindi yan na itatago, hindi yan lingid sa Panginoon. Hallelujah. Darating ang oras, meron talagang uutusan ng Diyos, meron siyang gagambalain. Ginambala niya yung hari. Ginambala niya yung hari. Hindi makatulog. Sino rito yung hindi makatulog na nakatulog? Ang hirap kayo hindi makatulog. Tama? Ha? Ang hirap kayo hindi makatulog. Ang bihira. Kagabi hindi ako makatulog.
Maraming beses akong bangon ng bangon, ihi ng ihi. Kasi pagkaroon, tapos ihiga ako, mamaya, babangon, mamaya, babangon. Hindi ako mapakali. Bakit ganun? Hindi ako makatulog. Bihira yan, sabi ko. Hallelujah. Pagkatapos nung napapikit naman ako, diretso, salamat sa Panginoon. Pero alam mo, merong gagambala sa isang tao na ano, gagamitin ang Diyos dahil yung mga ginawa mong tama na pagsunod mo sa Panginoon. Hallelujah. Later on, pag si Lord ang nagbayad ng mga mabubuting ginawa mo, grabe mangyayari. Hello. Amen? In-expose niya eh. Oh, verse 3. Anong sabi sa verse 3? Sabi ng hari, what honor and recognition has Mordecai received for this? Nakita niya eh. Ha, pampira tong Mordecai na ito. Sabi niya, may ginawa palang hindi dapat, baliwala eh. Dapat pala, nire-reward to dahil may ginawa. Hallelujah. Eh, sabi niya, naging responsable siya. Sa pagkakataong gano'n, iniligtas pa niya ang buhay ng hari, ang buhay ko. Anong dapat gawin? Oh, sabi niya, what honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked, nothing has been done for him. His attendant answered. Yung nagbasa, sabi niya, wala pong ginawa sa kanya. Ay, nako, alam niyo po, pambihira. Eh yan, sabi ko nga, kung babasahin niyo, maikli lang ang book of King ng Esther, basahin niyo. Nako, napakagandang basahin niyan. Recommended ko talaga. Esther, Nehemiah, Ruth. Kasi yan yung maikli. Para sa ganun, di kayo mainip magbasa. Pero napakagandang basahin. Worth it. Worth it. Bakit? Diyan si Haman, pinagplanuhan na niya. Eh, bakit? Dikit siya sa hari. Kumbaga sa ano, malakas sa presidente. Pero tingnan mo, pinagtangkaan ang buhay ni Mordecai. Basi isang Israelite yan. Merong kontrabida na Haman ang pangalan. Praise God. Although na ang hari ang napili ay si Esther, maging queen. Pero hindi basta-basta eh. Kasi hari, tapos yung right hand niya, pambira, pinagplanuhan, patayin eh, bitayin siya eh. Pinagpagawa na nga, bitayan eh. Eh, eksakto. Yung hari hindi makatulog. Alam mo, yung ginagawa mo ng buong katapatan ang assignment mo, sabi ko nga, gawin mo lang kahit walang nakaka-recognize yan. Bakit? May totoong Diyos, may tapat na Diyos. Handa siyang magpala sa'yo later on. Amen po ba? Hindi lingid yan sa kanya. Ang pinakamasarap sa lahat. Sabi niyo ano? Yung gantimpalang matatanggap mo, yung bang tiyempong-tiyempo, dumating kung kailangan mo. Sobra yata yung kailangan na. Ang sarap nun, ano? Kung kailangan mo, saka dumating. Anong pakiramdam mo yun? Di ba, pag alam mo, may needs ka, may pangangailangan ka, tapos talagang di mo malaman kung anong gagawin mo, di mo malaman kung ano. Wala na, suko ka na. Pero may biglang dumating na, ay, pambihira. Buti na lang. Nangyari na ba sa inyo yun? Ha? Ano yun? Ano yung nangyari sa iyo, Olivia? Ha? Ooh, sa Gcash, malaman nga kung sino. Hindi, joke lang. Di ba? Ang ganda ng feelings mo noon. Yung bang, ano yun? Ano bang maganda? Hindi lang, ano bang bukod sa kailangan? Aha. Basta yung timing. Kaya English, need na need. Yan. Tapos biglang dumating yung ano, di ba? Hallelujah. Ibang klase, parang kahapon, kumatok sa gate namin. Tao po, sabi niya, kayo po nakatira rito. Ay, ako nga kausap mo, sisip-isip ko eh. Ako nga kausap mo eh. Sabi niya, bakit po? Sabi niya, Maynilad. Sabi niya, may diferensya po ang metro niyo. Sabi niya, ha? Sabi ko, kasi kinabahan na ako dahil nung pandemic, nasingil na kami ng 11,000 ba yun, 13,000 tubig. Sabi ko, ano yan? Nabenta ako ng tubig. Sabi niya, ang katuwiran kasi andito kayong lahat. Hindi naman kami nadagdagan, kakong ganun. Kung totoo, hindi naman kami nadagdagan. Same lang. Sabi ko, yung mga kasama ko, hindi naniligo. Sila Joy at saka si Mika ang nakasama nun eh. Matipid yung mga yan sa Maynila, di. Tapos, asan po ang metro niya? Lumabas ako. Sabi niya, asan po ang metro niya? Di tinuro ko. Ito po ang metro namin. Tapos sabi niya, ito po ang bill niyo. Ang bill namin, 500 plus.
pagkatapos ko sa 500 plus, hindi, wala akong ano eh, wala, yun lang nakita ko, na, eh, wala akong salamin, hindi ko na nabasa yung dulo. Pagkatapos, ah, hindi po yan. Sabi niya, ayun, yun. Ah, hindi po namin yan. Kanina yan? Hindi ko alam. Ah, baka dito po yan. Ganyan. Yan, katabi. Etong katabing-katabi namin or yung isang katabi namin. Sabi niya, tao po, hindi siya binabuksan. Matagal bago buksan. Nung binuksan, sabi niya, may problema po ang metro niyo. Bak 11,000 plus ang tubig niyo. Sabi ko, salamat po, Panginoon. Salamat po. Grabe. Pamira. Glory to God. Hallelujah. Buti na lang, marunong ang manalangin. Pasensyahan sila. Naalala niyo yung kwento ko nun? Na yung sa Meralco naman, nung dyan sa Port State pa kami, na nasa townhouse din kami ng isang pastor, na kung saan naman, kumakatok, Meralco, doon sa gate. Magkakatabi ko, Meralco! Meralco! Sabi niya, Meralco! Tapos sabi niya, puputulan po namin kayo, hindi pa kayo nagbabayad. Eh, hindi pa rin kami nagbabayad. Eh, wala pa kami babayad. Sabi ko doon sa Meralco, nakatago ako sa may kurtina. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan, naputulan kami sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka dyan. Eh, sa gate yan. Tao po. Hindi tumigil, hindi lumayas. Pambira to, hindi tinatablan ng panalangin. Sabi niya, wala kang karapatan na kami putulan. Sabi niya, tao po! Hanggang sa lumabas yung ano. Sabi niya ganun. Inyo po ba to? Sinabi yung pangalan. Nung pagkarinig ng pangalan, inyo po ba to? Lumabas yung katabing-katabi namin. Opo. Hindi pa po kayo bayad sa Meralco. Sabi niya ganun. Puputulan na po namin ang inyong kuryente. Salamat po, Panginoon. Pasensya na sila. Hindi sila marunong manalangin. Timely yun eh. Ibang klase. Hello? Amen? Huwag magsawa na maging tapat, kumilos doon sa pinagagawa ng Panginoon. Bakit? Pagdating ng takdang panahon, makikita mo kung kailangan mo dumarating ang pagpapalat, reward ng Diyos. Malakas na palakpak sa Panginoon. Come on, pinakamalakas! Hallelujah! Amen? Amen? Hallelujah. Kayang paggawa ng Great Commission, soul winning, discipleship, alam mo, pag oras na, no, pagpapalain ka talaga niyan. Magbibigay talaga ng breakthrough yan. Hallelujah. Ang pag naging responsable ka, hallelujah, hindi ka mapapahamak. Look at Mordecai, a responsible man. Nakataya na ang kanyang leeg. Mapuputulan na siya ng leeg. Yan, mapuputulan na siya ng leg. But the thing is, anong nangyari? Naputulan ba? Hindi. Bakit? Timing. Timely talaga. Ang alin? Ang, hallelujah, ginawa ng hari, pinabuksan yung Book of Chronicles. Hello. Amen? Amen? Nakikinig ba kayo? Oh, yung mga nasa online, naintindihan ba? Praise the Lord. Mag-comment nga kayo kung talagang naiintindihan nyo. Yan. Hallelujah. Yung aking sinasabi. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, quality ang pinag-uusapan natin. Yung binibigay mo bang oras? Yung binibigay mo ba na pananampalataya? Ibinibigay mo ba na paglilingkod sa Panginoon? Kwalidad ba yan? Kung hindi, panahon na para ayusin mo. Hallelujah. Or else, later on, babalikan ka niyan. Praise God. Hallelujah. Ang hirap nun ha. Pag oras na, no? Praise God. Bilang empleyado, pag hindi rin ayos ang trabaho mo, later on, ililay off ka. Later on, tatanggalin ka. Or, don't expect promotion sa company mo na hindi ka nag-aayos ng trabaho. Huwag ka rin umasa na tataas ang grade mo nang hindi ka nag-aaral. Hello, amen? Huwag ka rin umasa na, ano, na may commendation ka nang wala ka namang ginagawa. Praise God. Hallelujah. Amen po ba yun? Sana maliwanag ito. Hallelujah. Another, tingnan nyo, faithful siya, responsible siya. Saan? Sa assignment niya. Sino? Si Daniel. Sa Daniel chapter 6, verse 13. Then they said to the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or to the decree you put in writing. He still prays 3 times a day. Look at Daniel. Ilang beses siyang manalangin? Ilang beses siyang mag-pray? Tanungin mo yung katabi mo. Ikaw, ilang beses mag-pray ka? Magtanong ka, tanungin mo siya.
Ah, tanungin mo siya. Ah. Ha? Ah. Ah. Nagpipray ka ba? Nagpipray ka ba? Oh. Ikaw, Iha, nagpipray ka ba? Ha? Ilang beses? Ano? Ano siya sabi? Sabi ko magtanungan kayo eh. Oh, ano? 3 times din? Oo? Sabi mo, katulad kay Daniel, yung totoo. Oh. Yeah? Oh. Ah? Maraming beses? Totoo? Hindi, yung totoo. Wala na kakaya. Oh. Totoo. Bakit? Maraming beses po akong mag-pray. Bakit? Maraming beses po akong kumain. Eh, sa tuwing kakain ako, nagpipray ako, thank you Lord for this food in Jesus' name. Okay. Eh, maraming beses akong kumakain. Maraming beses akong nagti-thank you. Hindi yun ang sinasabi kong prayer. Hindi lang yun. It's more than that. Oh, praise the Lord. Kaya, titingnan mo sarili mo ha. Si Daniel, tapat talaga yan. Eh, alam nyo, napansin yan ng kanyang mga kasama. Alam mo kasi, pag oras na meron kang magandang ginagawa, alam mo, may nag-o-observe na mga kakilala mo o kaya mga kasamahan mo sa'yo. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo may mga chismosong kapitbahay? Haha, chismoso, chismosang kapitbahay, mga marites na mga katrabaho, ha? Na kung saan walang binantayan, kundi yung kilos mo. Ha? Hindi nagbabasa ng Biblia, pero buhay mo binabasa nila. Ha? Mm. Praise the Lord. Nasubukan nyo ba yun? Ha? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Eh, tinitingnan nila. At alam mo kasi, pag inggit ang tao, gagawan ka ng kwento. Nasubukan nyo gagawa ng kwento? Oh, nasubukan mong ikaw ang gumawa ng kwento. Hmm. Dalawa lang yan eh. Oh, gagawa ka ng kwento. Bakit? Para sirain ka. Ganyang ginawa kay Daniel eh. Ginawa ng kwento. Alam tapat sa Diyos. Alam responsable sa kanyang trabaho. Ginawa siya ng kwento. Alam yun, hindi gagawin. Ang sabi sa hari, itong mga sip-sip na ito, ay ano, pagawa tayo ng ribulto. Oh, ang taas. Oh, 90 feet. Pagawa tayo, dapat doon sasamba. Doon magpipray. Huwag doon sa kanyang Diyos, kundi doon magpipray. Ginawan, eh napa-oo ang hari. Alam mo kasi, magaling mag-inganyo, magaling mag-kumbinse. Alin? Kung sino yung mali, yung magaling mag-kumbinse. Kung sino naman yung nasa tama, yun naman ang hindi nagkukumbinse. Tingnan, yung iba pambihira, may mga satanic religion, kumakalat ngayon. Pero, pambihira, hindi sila nahihiya na i-share yung kanilang belief. Ikaw na nasa totoo, nahihiya ka mag-share? Nako po. Mm-hmm. Praise the Lord. Di kayo nagtataka? Bakit ang LGBT? Wala namang sinapupunan pero dumadami. Hindi ko sinasabi na hindi ko kinokondem ang LGBT. Dapat silang abutin. Bakit dumadami? Eh, kapamakan yan sa Panginoon pag oras na hindi talaga nagising sa katotohanan, ilalaban yung mali. Kawawa. Kaya nga dapat abutin sila eh. Abutin talaga. Bakit? May kapahamakan yan eh. May kapahamakan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Eh, kaya kung ikaw, LGBT, mahal ka ng Panginoon, pero kailangan mo magbago habang may pagkakataon. Praise the Lord. Habang may pagkakataon. Hindi yan ipinagmamalaki. Pinagsisisihan yan. Huwag mo sabihin, I'm proud to be a bisexual. Nakakatakot yan. Nakakatakot yan. Bakit? Mas mo ang Diyos mismo. Tingnan niyo ang Biblia. Kung merong mga nagsasabi sa inyo na against sa Biblia at pwede yan, huwag silang paniwalaan nyo. Kasi dalawa lang, nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Ay, mali. Lalaki at babae. Ang una, lalaki. Ang babae, hinugot sa tadyang ni Adan. Wala nang iba. Kaya nga, mahalaga na ang LGBT ay dapat makakilala sa Panginoon. Amen? Amen? Amen?
Hindi ko maalala kung anong pangalan noon. Nakita ko sa Facebook na napakaganda ng transformation. Transgender na siya. Pero nakakilala sa Panginoon. Kung maalala yun, yun eh. Tindi ha, transgender na, suddenly, nagbago, nakakilala sa Panginoon. Glory to God. Kaya kung merong mga nandito na ganun ang sitwasyon, nako, habang may pagkakataon, gawin mo. Habang may pagkakataon, ano, praise the Lord. Hallelujah. Dave. Hindi yan ano, ha? Kasi, hindi yan hindi kita kinokondemn, ha, pero kailangan magbago, ayusin ang isip. Nakita ko kasi ang post mo. Nako, iho. Makakilala, magkaroon ng takot sa Panginoon. Praise God. Rayan, babae ka, ha? Hindi. Wala akong duda kay Rayan, joke lang. Wala akong duda kay Rayan. Praise God. Alam, gupit lang yan, gupit lang. Praise the Lord. Glory to God. Kasi, sakali man na masakit ang sinasabi ko, hindi na baling masaktan ka, mabago lang. Hindi ho kasi biro ang impyerno eh. Hindi yan biro eh. Praise God. Hey, yung vlogger ulit ko, napanood nyo na yan, pinost ko yun eh. Yung vlogger na kung saan, asawa daw yun ng dating nasa Itbulaga, yung believer, yung babae. Tapos may in-interview siyang lalaki, di ba? Ang pangalan nun, Charmaine? Ah? Win? Will? Will yung in-interview? Matindi yun, ha? Sabi sa akin, matindi. Binash pala yun eh. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya pag ako nagpo-post ng pa-joke, nilalagay ko, of course, it's for fun, no bashing. Naglalagay ko ganyan eh. Kasi nagpo-post ako, bakit ganun? Mas matindi ang pawis ko habang kumakain kesa habang nag-exercise. but mas matindi ang pawis ko noon habang kumakain? Yung ganun. Tapos lalagyan ko, of course, it's for fun, no bashing. Binash yun. Pero matindi siya, nanindigan sa katotohanan. Amen? Wala namang condemnation doon kung tutuusin eh. Walang condemnation eh. Praise the Lord. Kaya, maapektuhan sa naririnig. Kung marami kayo? Pero kung sasabihin ko sa inyo totoo, mas marami ang totoo. Yes, marami po ngayon na LGBT. Pero mas marami pa rin totoong lalaki, mas marami pa rin totoong babae. Di ba, no? Praise God. Hallelujah. Ay, kaya wag magpapadisib. Hello, amen? Amen. Look at Daniel, ginawan siya ng kwento eh. Oh, verse 14. But ayaw. Yeah. Praise God. When the king heard this, he was greatly distressed. Biruin mo, ang na-distress, ang na-stress yung hari na sinabihan na nagpagawa at sumang-ayon doon sa kanyang utos. He was determined to rescue Daniel. Bakit? Pabira, ang masisentensyan si Daniel, na akalam niya, kilala niya, tapat, responsable. Kaso may napagawa, may nailabi sa kanyang batas, nauuhan niya, hindi na pwedeng i-repeal. Kaya siya ngayon ang na-stress. Pero determinado siya na ano, sagipin si Daniel. He made an every effort until sundown to save him. Gumagawa ng paraan para iligtas lang si Daniel. Yan ang kagandahan. Pag ikaw responsable, may mga tao nakikilos alang-alang sa'yo. Bakit? Nagmamalasakit sa'yo eh. Amen? Alam mo, minsan lalo na yung matitigas ang ulo. Alam mo? Sila pa matigas ng ulo, situtulungan mo na para makawala sa kanyang kalagayan, sila pa ang tigas ng ulo, pipilit. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka matigas ng ulo, ha? Praise God. Verse 15, then the men went as a group to the king and said to him, remember, O king, that according to the law of the Medes and Persians, no decree or edict that the king issues can be changed. Hinarapan na ng batas.
Inilapasan na ng ano. Sabi niya, ito po ang batas natin na dapat sundin, mahal ari. Ang bihira, oh. Praise God. Verse 16. Anong sagot ng hari? So the king gave the order. Na ano? They brought Daniel and threw him into the lion's den. Na walang magawa eh. May batas na eh. O, hindi inihagis. Saan? Sa lion's den. Pero tingnan nyo, ang sabi, paghagis kay Daniel, ang sabi naman, ang bilin ng hari ay ito. Hallelujah. Kikita nyo yan ah. May dilaw na nakalagay doon eh. Oh. The king said to Daniel, anong sabi niya? May your God, whom you serve, continually rescue you. Anong nakita nung hari kay Daniel? Sabi niya, may your God, whom you praise God. Hallelujah. Ang quality kind of service, ha, binigay ni Daniel. Sabi niya, nawa, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ng tuloy-tuloy ay sagipin kanya. Nawa, ay ano, hindi ka mapahawak dahil meron kang Diyos na pinaglilingkuran ng tuloy-tuloy. Iyon o, continually. Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay ano, tuloy-tuloy. Sabi niyo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan. Praise God. Hallelujah. Ang pananampalataya, tuloy-tuloy. Pero kung nananampalataya ka, ano, naglilingkod ka rin ng tuloy-tuloy. Ang naglilingkod ay ano, may ginagawa. Ano ang ginagawa? Humahayo, namumunga, nananatili ang bunga. Praise God. Dapat yun ay ano, tuloy-tuloy. Ulit, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan ang binitawan, nino, ng hari. O ano nangyari? Verse 17, after that, naihagis na si Daniel sa lion's den. After that, sinabihan siya ng hari at pagdating ng verse 17, a stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the rings of his nobles so that Daniel's situation might not be changed. Grabe. Binatas na eh. Hindi na pwedeng baguhin. Wala nang Supreme Court na aapilahan pa. Verse 18, then the king returned to his palace and spent the night without eating, without any entertainment being brought to him, and he could not sleep. Ito yung lagi kong sinasabi noon, hindi makatulog, hindi makakain, walang kagalakan ang hari. Bakit? Kasi nga po, yung naaaprubahan niyang batas, ang tinamaan, yung tao na alam niyang responsable, na alam niyang tapat, naglilingkod ng dire-diretso, yung pang tinamaan. Bakit? Ang napaniwalaan niya, yung mga sip-sip. Kaya tuloy yung ahari, apiktadong apiktado. Kaya tingnan mo, pag ikaw may katapatan, alam mo, pag may gumawa sa iyo ng mali, meron pong mga, ano, may mga tao na nasasaktan at gagawa ng mga kaparaanan. Alam mo, pag meron hindi magandang nangyari sa iyo, dalawang tao, klaseng tao, ang magsasalita. Diba? Eh bakit siya? Yung isa, buti nga sa kanya. Naintindihan niyo ang ibig kong sabihin? Amen. Ah, amen? Amen? A faithful, responsible. Kaya ang nakuha na puso, yung puso ng hari. Bakit? Nakita yung paglilingkod ni Daniel sa Diyos na buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ayos-ayos ka. Praise God. Hallelujah. Ang paglilingkod, hindi ayon sa gusto mo. Ang paglilingkod, ayon sa gusto ng paglilingkuran mo na ang Panginoon mismo. Amen? Praise God. Verse 19. Okay. Verse 19. At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. Ambira. First light of dawn, na madaling araw pa. Hindi nakatulog ang hari. Saan nagpunta? Doon sa lion's den. Ambira. Doon sa lion's den. Tindi ng conviction ng hari. Kasi totoo, pag convicted, ganyan talaga. Kaya tingnan, pag convicted yan, alam mo, pag convicted ka, yung mga salita, hindi mo makakalimutan, nananatili, buhay yan. Kaya ang nangyari sa kanya, ah, eto yung naglilingkod ng totoo eh. Responsable ito eh. Tapat to sa Diyos eh. Bakit ko ba nakagawa ng ganito? Hindi siya mapakali. Kaya nung hindi siya nakatulog, maraling araw pa lang pumunta kagad. Saan? Sa lion's den. At ano? Verse 20.
Sabi niya, when he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice. Praise God. Ano yung anguished voice? Sigaw ka nga, Mika. Sigaw. Daniel! Walang tawa. Oh, Daniel, malakas. Daniel! Yun ang anguish. Masama. Masama. Kanta ka ng ano. Ano. Welcome. Hindi na, wag na. Ang sabi doon? Ano? Daniel! Servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Malapit pa lang daw, malapit pa lang sa lions din. Sumisigaw sa, Daniel! Look at his declaration. Kanina, ang declaration niya ay ano? May your God, whom you serve continually, rescue you. Pagdating dito, ano ang sigaw niya? Daniel, servant of the living God. Bay, tumaas ang kanyang pananaw sa Diyos. Servant of the living God, has your God, whom you serve continually, binanggit uli, been able to rescue you from the lions? Praise the Lord. Tingnan mo, pag ikaw, faithful, responsible, hindi talaga makakalimutan ng mga tao nakakita sa'yo, hindi makakalimutan ng boss mo, hindi makakalimutan ng hari, hindi makakalimutan yung mga bagay na ginagawa mo. Hello, amen? Hindi mo yan sinasabi. Sila ang nagsasabi. Maliwanag po ba? Praise God. Tanong yan, ano ang sagot ni Daniel? Sumagot pa ba? Kung buhay, sasagot? Kaya yung di sumagot, hindi buhay. Huling ko, kung buhay, sasagot? Oh. 21, Daniel answered, O King, live forever. My God sent his angel and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight. Nor have I ever done any wrong before you, O King. Ganda ng sagot. Ang ganda ng deklarasyon ng hari. Ang ganda rin ng sagot ni Daniel. Ang ganda rin ng nangyari. Bakit? He was faithful and responsible to his assignment. Be faithful, be responsible to your assignment. What is your assignment? Win souls and make disciples. Pumayo, mamunga, manatili. Baliwalain mo to, babalikan ka later niyan. Pinakamasakal. Gawin mo to, babalikan ka rin later niyan. Pero eksakto yan, pagpapala naman, ang gantimpala niyan sa'yo. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Hallelujah. Anong nangyari sa hari? The king, verse 23, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, tingnan niya, ano yon? Nung iniangat siya, no wound was found on him because he had trusted in his God. Meron po bang sugat? Meron po bang galos? Meron po bang kalmot? Wala. Layon yun. Layon yun. Eh yung, kung aso nga lang yun, kahit aso lang yun, may kagat na yun. May kilala nga ako, ninong uloy ni Sherman. Praise God. Aso niya, Pomeranian. Napakamahal na aso yun, napakagandang aso. Bigayan ng kanyang inalagaan. Yung artistang kilala niyo ba yun, yung bata, nasa ano, ang pangalan nyo? Simona. Yan, ha? Simona. Oh, alaga niya yun eh. Alaga niya, inalaga niya yun eh. Yung, tsaka si Ivana, kilala si Ivana. Sino naman hindi nakakakilala kay Ivana, no? Pambira si Ivana. Ayun, alaga niya yung mga yun. Naipag-pray ko po ang bahay nila dati dyan sa Merville. Hindi pa sila sikat noon. Pinag-pray yun. Binigyan siya ng aso na Pomeranian. Pero ayoko, kahit ibigay sa akin yun, ayoko. Baka katayin ko pa yun. Bakit sabi ko, ba't hindi mo naturuan yung aso mo? Ikaw ang boss. Pero ikaw ang sinasaklaw. Kinagat siyang, kaya ngayon, nung kasama ko dito, lagi, kahit may ano, hindi niya tatanggal ng face mask yun. Hanggang dito lagi face mask. Hindi niya kasuot. Tinatakpan kasi. Bakit? Kasi, nakahiga siya. Katabi daw niya sa kama yung aso. Pag niloko daw niya yung kasama niya, yung worship leader niya na, niloko yun. Nagagalit pala yung aso. Eh, niloko niya ganyan. Ano? Bakit? Ganyan ba? Ikaw, sinaklaw daw siya. Kagkagat yan, kinagat dito sa bibig na kagat. Bumaon yung ngipin.
eh nung pagbaon yung ngipin, yung asang ganyan, bigla siyang tumayo at gumanyan, kaya baon ng ngipin, laglag yung ganyan. Yung ganyan, ito bumaba ito, yung ganyan, 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 yung ganyan, ganyan. Sabi ko, pambihira ka, sabi ko. Hindi mo matuturuan yung aso mo? Pambihira. Hindi mo natuturuan. Bakit ikaw ang boss? Ang kinagat ikaw? Kinagalitan mo yung ano? Siya nga pinagtanggol, hindi ikaw? Ay, ang kinawa mo sa aso? Apalo mo ba? Eh, syempre, hindi ko na mapapalo yun. Sa kadahilan ng puro dugo na yan. Puro dugo. Kaya ngayon, nadagdagan yung baba niya. Hindi. Nagpasalamat siya at nagdikit daw uli. Kasi nung pag ganyan, kita niya pati yung ngipin na nanditong kadito. Hindi. Pinalalako. Pero matindi ang sugat. Matindi. Kasi dito eh, bumaon yung ngipin, tapos tumayo siya. Kaya gumanyan. Lumaglag. Ayon sa kwento niya, kasi may takip eh. Praise God. Hey, aso pa lang yun. Ha? Ano yun? Aso pa lang. Eh, ito pinag-uusapan natin, lion eh. Lion to eh. Pero ano nangyari? Yung lion, naging ano, teddy bear. Naging teddy bear yung lion. Oh, anong nangyari sa hari? The king was overjoyed. Oh, naging overjoyed siya. Bakit? Biruin mo, ni Galos, wala. Anong sumunod? At dito ko tatapusin. Praise God. Anong sumunod? Verse 24. At the king's command, eto ngayon, at the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lions, then, along with their wives and children. Naku po, yan ang sinasabi ko eh. Meron pong balik. Pag hindi naging responsable, hindi naging totoo, may balik. May balik. Eto, pinalikan no. The men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den. Yung mga nag-accuse. Ito kasama. Along with their wives and children. And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. Saklap ng pangyayari, no? Ang matindi, hindi lang yung nag-accuse, kundi kanilang pamilya kasama. Meron balik po pag naging irresponsable. Meron pong sumpa pag naging irresponsable. Meron po talagang hindi mo makakalimutan na mangyayari pag naging irresponsable, kapatid. Kaya nga, ang response natin, dapat hindi pababa, dapat pataas, dapat hindi pabawas, dapat padagdag, dapat hindi patamad, dapat pasipag. Amen? Yeah. Praise God. Kahit nagkatrabaho ka na, dapat in love pa rin kay Lord. Kahit nagkajawa ka na, dapat in love pa rin kay Lord. Hello, amen? Amen kayong dalawa dyan. May gatas pa ang labi niya. Ah, okay kayong dalawa dyan, ha? Ayos, ha? Praise. Mga nursery pa lang kayo, nag-amen na kayo, ha? Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, ulitin ko, kung ang jowa mo ay palayo sa Diyos, sagipin mo. Sagipin mo. Or else, may balik yan bandang huli, ikaw din ang sasakit ng ulo. Praise the Lord. Amen? Lalo na kung naglingkod ka na ng matagal sa Panginoon, pagkatapos, ano, nako, at hindi man balik, nako po, Diyos ko. Ay, nako. Kanino may pagpapalit si Lord? Mga kapatid, ito nang huli. Hindi pa ako tapos, pero itutuloy ko na lang sa mga susunod. Kaya Arsi, ha? Baka may manligaw sa'yo, ha? Praise the Lord. Ha? Sabihan mo ako pag may manligaw sa'yo, ha? Bakit? Bibigyan ko ng babala yung manliligaw. Praise the Lord. Bibigyan ko yung babala. Yan. Praise the Lord. Kaya huwag maging irresponsable sa assignment natin. Ang quality ay ano? Humahayo, namumunga, nananatili. But the thing is, hindi lang yun. Dapat ay ano, kasi, ibang usapan, dati namunga ka na, dati naghahayag ka na, nagsishare ka na, dati may life group ka na, dati may dinidisciple ka na. Pero nawala,
Bakit? Nakiresponsable ka. Pero kung dati wala ka ng ano, hanggang ngayon wala pa rin, ay yan ang nakakatakot. Yan ang delika. Don't expect breakthrough pag ganun. Huwag matigas ang ulo. Tumayo ang lahat. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Sana ang mga salitang ito ay magiging buhay sa ating pandinig, sa ating puso, sa ating isipan. Praise God. Huwag babaliwalain ang naririnig. Bakit? Ulitin ko, babalikan ka niyan later on. Yung gantimpala na na ginawa mo, hallelujah, ng buong puso, wala mang nakapansin, may Diyos na nakakita. Ginawa yun, binalikan yun. Kanino? Kay Mordecai. Maging kay Daniel. Why? They are responsible and faithful to their assignment. Praise God. Positive side. Negative side, babalik din yun. Kailan ka maniniwala? Kung kailan huli na at meron ng mga pangyayari. Praise God. Sa mga nakikinig, sa mga nakakonect ngayon, at sa mga kukonect pa, at sa mga kumukonect na hindi nagpapalata at naghahide, naririnig mo ito. Hallelujah. Di kita tinatakot. But the thing is, these words, ay ano, it's a warning to each and everyone. Ayokong sasabihin nyo na hindi ko alam na kung saan magharap natin sa takdang panahon sa ating Panginoon. Hindi ako nagkulang ng paalala. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Glory to the living God. Hallelujah. Just worship God. Lord, sa bawat isang nandito, face to face at nakakonect sa online, hayaan mong mangusap ka. Alam niyo, ang salita ng Diyos ay matalas, magkabilay talim. Nararamdaman ito. Kaya ikaw, ina nasa online, tumayo ka rin. Kung nasasaktan ka, matalas kasi ang salita ng Panginoon eh. Kahit malambing na pagsasalita, masakit pa rin. Or madiin na pagsasalita, masakit talaga. Pero ito'y nagbabago ng buhay. Huwag baliwalain ang pangungusap ng Panginoon. Huwag baliwalain, huwag manatiling matigas ang ulo. Huwag manatili sa mga bagay na hindi tama. Huwag manatiling irresponsable. Huwag manatiling walang bunga. Huwag manatiling hindi humahayo. Pati yung bunga dapat nananatili. Kapatid, hallelujah, allow the Holy Spirit to move in your heart. Let the Holy Spirit touch you. Isa sa pampalambot ng puso, alam mo, mararamdaman mo yan. Alam mo, pag masakit, may iiyak ka. Hallelujah. Pero presensya ng Diyos yan. Eh kung naiyak ka, tandaan ng sakit, huwag mong pigilan. Hayaan mo ang Diyos ang siyang kumilos sa buhay mo. Huwag baliwalain. Glory to the living God. Go back to your first love.
Hallelujah. Mag-evaluate ka. Kamusta ang pag-ibig? Kamusta? Hallelujah. Yung response mo, how about your faithfulness unto God? Yung dating ginagawa mo sa Panginoon. Paangat ba? Pataas ba? Mga oras na binibigay mo sa Kanya, pataas ba? Paangat ba? Even in finances na binibigay mo sa Kanya, paangat ba? Pataas ba? Your commitment, paangat ba? Pataas ba? Pinag-uusapan natin kasi quality kind of service. Kapatid, look at the examples. Look at the characters of Mordecai. May ginawa. It seems hindi na marerecognize. Pero sa takdang panahon na kailangan niya, dumating. Kaya napunta siya sa bingit ng kamatayan. Pero iniligtas siya ng Panginoon. Dahil may ginamit ang Diyos. Hari ng mga hari, hindi pinatulog yung hari. At ginawa yung nararapat. He was rewarded because of his faithfulness. He was rewarded because he was a responsible man. Just like Daniel. Inihagis na, pero hindi pa rin napahamak dahil responsable siya. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hallelujah. Maging yung mga nasa online, mga nakakarinig, salita ng Diyos, nakafocus ka ba? Hindi ka mapapahamak kung ikaw ay maglilingkod ng totoo. Paangat ang commitment mo. Hallelujah. Naghahayag ng salita, namumungat, nananatili. Be ready. Hallelujah. Bakit? Sa takdang panahon na kailangan mo, darating ang pagpapala ng Diyos sa buhay. Kung tinatablan ka, kung oras na, hallelujah, tumalab o kaya bumaon ng matindi ang salita ng Diyos sa buhay mo na narinig mo ngayon, itaas mo ang iyong dalawang kamay, maging yung mga nasa online, just raise your two hands. Hallelujah. Tanda na nagsasabi, Panginoon, mahal kita. At abitin natin to ng isa pa bago ko manalangin. Pag-ibig mo'y wagas. Pag-ibig mo'y wagas. Wala kang katulad. O Diyos, sa piling mo'y pag-asa'y natamo. Pag-asa'y nata mo, puso ko't kaluluwa, inaalay sa'yo. Ikaw ang una at huling pag-ibig. Mas mahina, namnamin natin. Pag-ibig mo'y wagas. Wala kang katulad. O Diyos, sa piling mo, pag-asa'y natamo. Puso ko't kaluluwa, inaalay sa'yo. Ikaw ang una at huling pag-ibig. Just raise your two hands. Come on, mataas na. Itaas nyo ng mataas ang inyong mga kamay. Pati yung mga nasa online. Panginoon, salamat po, Panginoon. Dahil bawat pagkakataon, binibigay mo po sa amin, O Diyos. Kami po, Panginoon, hallelujah, ay lumalapit sa iyo. Salamat sa iyong salita. Dakila ka, O Diyos.
binibigyan mo ng pagkakataon ng bawat isa, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Manunumbalik, Panginoon, yung sigla ng pag-abot ng mga kaluluwa. Hindi po pababa ang response, kundi paangat po, Panginoon. Hayaan mo po na ang bawat katotohanan na aming pinag-aaralan na iyong salita, O God, hallelujah, ay maging buhay sa amin. Mai-apply namin sa araw-araw naming buhay. I-meditate namin to sa aming puso, Panginoon, na kahit wala kami sa church, hallelujah, kahit hindi nagbabasa ng Biblia, ang salita mo'y nananatili sa puso namin, sa isip namin, at ginagawa po namin, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan. Pati yung mga nasa online, Lord, nakikita mo po yung mga totoong nagre-response, O Lord God. Nakapokus, Panginoon. Lord, tatalab ang iyong salita. Dahil ang iyong salita, O God, ay katulad magkabilay, katulad ng isang tabak, magkabilay talim. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Pag-ibig mo'y wagas, wala kang katulad. O Diyos, sa piling mo'y pag-asa'y natamo. Puso ko't kaluluwa, inaalay sa'yo. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko. Hallelujah!